bagong officers ng League of Municipalities of the Philippines. Matapos po ang oath-taking ay uumpisahan ng General Assembly, susundan ng welcome remarks ni LMP President Mayor Sandy Javier. At kanina po ay nakapanayam natin si Mayor Hussein Amin ng Holosulu, pero I think mamaya na po natin ipalalabas ang interview na yan dahil po tila malapit na po dito sa ating venue ang panauhing pandangal na ang Pangulong Benigno S. Aquino III. Inaasahin po natin na magpa-participate sa oath-taking ang Liga ng Mga Barangay ng Pilipinas o LNB, ang national television screens ay yung lugar po, itong kabila, Manila Ballroom, kung saan dun po gaganapin yung oath-taking ceremonies. Bali, pagdating po ng Pangulo, siya ay pupunta muna dun sa Manila Ballroom. May 200 mga bagong opisyal na mga local government executives po ang magsa-swear in para sa kanilang bagong pwesto. Ito nga po yung napapanood ninyo sa inyong TV screens. Yan po ang Manila Ballroom kung saan inaantabayanan na po ang pagdating ng Pangulong Benigno S. Aquino III. Sama po, ito pong nakikita natin ngayon ay yung receiving party. Inaantabayanan na po nila ang pagdating ng Pangulong Aquino. Nandoon din po si Attorney Joey Lina na siya pong President ng Manila Hotel, DILG Secretary Marojas, nakasama rin po sa sasalubong sa Pangulong Aquino ang President po ng League of Cities of the Philippines na si Quezon City Mayor Herbert Bautista. Sa ilalim po ng Section 496 ng Republic Act 7160 o mas kilala po bilang Local Government Code of 1991, nabuo ang samahang ito para ihayag ang mga isyung pang-municipal government at makapaglatag ng mga kaukulang aksyon para sa mga ito. Isa sa mga pangunahing responsibilidad ng League of Municipalities ang alalayan ng national government sa pagpapatupad ng mga polisiya at programang pang-munisipyo at pangkalahatan. Layunin din ito nga paunlarin ang kasarinlan ng bawat munisipyo o bayang nasasakupan nito. At higit sa lahat, hinihimok po ng League of Municipalities ang partisipasyon ng bawat mamamayan tungo sa sama-samang pag-abot ng mga mithiin para sa kaunlaran ng bansa. Sa pamamagitan po ng samahan ay nabibigyan din ng prioridad ang mga programang susulong sa mga proyektong handog ng national government para sa bayang nasasakupan nito. Nagsisilbi rin itong forum kung saan hinihikayat ang suporta ng mga pribadong sektor tungo sa malaki at malawak na agarang pagsasaayos sa kapakanan ng mga bayang sakop nito. At habang inaantabayanan po natin ang pagdating ng Pangulong Aquino, ay narito po ang ating naging panayam kay Mayor Hussein Amin ng Holosulu, isa po sa pinakamahirap na munisipalidad sa Pilipinas. Panoorin po natin. Mayor Amin, ano po yung grassroots participatory budgeting? Pakipaliwanag po sa amin. Yun ang pinag-uusapan kung anong talagang kailangang budget sa particular na munisipyo. In case of my municipality, lahat ng sectors ay nandiriyan. People's organization, NGO, yung mga other stakeholders na galing sa iba't ibang agency, DTI, yung MPDC, lahat-lahat na involved. And then yung mga projects ay dinidiscuss yun, no? Kung ano talagang kailangan sa ating munisipyo. So na nakikita ko, ito ang pinaka-the best na so far, no? Yung ginagawa namin, we will be able to implement project
na sangayon sa kailangan ng taong bayan. Maganda po ito, sir. And alam po natin na ang local government units, yung frontliners pagdating po ng pagbibigay ng basic services mamayan. And aside from this, sir, paano po natin dinadala yung hatid na benepisyo ng economic growth sa ating mga kababayan, lalo na po sa Holosul? Well, maraming paraan na dumarating sa ating mga kababayan. For example, yung project natin, namin na yung livelihood, lahat yung mga sectors na nangangailan ng tulong ng ating gobyerno ay na-involve. At saka gusto naming we will take the opportunity to express our thanks and appreciation sa ating Pangulo na sa time niya ito ay nagkaroon ng ganito. Dati itong BOB, yung budget, bottoms-up budgeting. So, maganda ito, maganda. Especially yung sa grassroots, nakatitikim ng ating mga proyekto. Mayor, last question. Paano po nakakatulong yung pag-unlad, yung ng ating mga mamamayan sa pag-improve po ng peace and order situation sa inyong lugar? Gradually, because umaabot ito sa grassroots, gumaganda yung peace and order situation natin. Yun na nga, ang ibig ko sabihin noon, yung walang trabaho, yung nangangailangan ng tulong ay umaabot sa kanila. Yung unlike before, hindi masyadong magulo. Ngayon, nakatitikim na sila ng tulong galing sa ating national government, and unti-unti nagkaroon tayo ng katahimikan because of that. Maraming salamat po, Mayor Hussein Amin ng Holosul. Yan po ang ating naging panayam kay Mayor Hussein Amin ng Holosul. He explained to us yung benefits ng bottom-up budgeting. Ngayon po ay tawag na grassroots participatory budgeting. Ito pong nakikita nating video ay sa may side entrance po ng Manila Hotel kung saan inaantabayanan na po ang pagdating ng Pangulong Benigno S. Aquino III. Ito po ang reception party na tatanggap sa salubong at dumating na po ang Pangulo dito sa Manila Hotel. Sinalubong po niya siya ni DILG Secretary Mar Rojas, Governor President ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP, Mayor Herbert Bautista, ang National President ng League of Cities of the Philippines o LCP, Mayor Leonardo Javier Jr., National President, League of Municipalities of the Philippines o LMP. At pagdating po ng Pangulo, siya po ay pumapasok na ngayon sa Maynila Ballroom para umpisahan ng oath-taking ceremonies ng LMP. Panoorin po natin. Pakitaas lang po ang kanang kamay, sumunod po sa atin. Ako si... na inihalal sa katungkulan bilang... ay time-time na nanunupa. Natutuparin ko ng bunghusi at katapatan. Sa abot aking kakayahan.
ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang kastungkulan. At ang mga iba pang pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas sa Pilipinas. Na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko mga batas, mga katusan legal, at mga dekretong pinairal na mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa akong babalik atin ang pananagutan ito. Nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasi nawa ko ng Diyos. Congratulations. Ng 22 mga bagong right after the photo op, and we would like to request the mga bagong official officers ng League of Local Government Units of the Philippines. At matapos nga po ng oath taking ay dadalo naman o tutungo naman ang Pangulo dito sa Fiesta Pavilion, kung saan inaasahan po na magbibigay siya ng mensahe para sa ating mga local government leaders. Pero bago yan ay uumpisahan ang programa sa pamamagitan ng pagbibigay ng welcome remarks at overview ng LMP programs ni Mayor Sandy Javier, ang President po ng League of Municipalities of the Philippines. Mahigit 1,000 po ang mga participants ngayong umaga dito. Lahat po sila ay mga local government leaders, mga liga, miyembro ng Liga ng mga Barangay ng Pilipinas, National Movement of Young Legislators. Makitaas po kamay, sumunod po sa atin. Ako si Nainahal sa Katukulang bilang ay team na nanunumpa. Natutuparin ko ng buhusay at katapatan sa abot aking kakayahan ang matungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang pagkaraan ito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas sa Pilipinas. Na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko mga batas, mga kautusan legal, at mga dekretong pinairal na mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa akong babalikatin ang pananagutan ito nang wala namang pasubali o hangaring umiwas. Kasi nawa ko ng Diyos. Congratulations. Thank you. Please take your seat. We would like to request the officials of the Liga ng mga Barangay sa Pilipinas to join the President on stage for a photo opportunity with the President. Gaya nga po ng aking nabanggit, 8 grupo po ang mag-iswear into office ngayong araw na ito. Oath taking ceremonies na pinangungunahan ng Pangulong Aquino. Ilan po sa mga grupo ang Liga ng mga Barangay ng Pilipinas, National Movement of Young Legislators o NMYL.
Philippine Councilors League o PCL, Vice Mayors League of the Philippines o VLMP, League of Cities of the Philippines o LCP, Provincial Board Members League of the Philippines o PBMLP. Kasama rin po ang League of Vice Governors of the Philippines o LVGP, League of Provinces of the Philippines o LPP. At may 1,000, tinataya pong 1,400 mga local chief executives at representatives from national government agencies and institutional partners ang naririto po sa dalawang ballroom dito sa Manila Hotel ngayong araw para ma-participate po at umattend nitong malakihang event na ito. Kung napapanood ang live special coverage ng oath-taking ng bagong mga opisyal ng League of Local Government Units and yung General Assembly rin po ng LMP o League of Municipalities of the Philippines para sa taong ito, 2014. At kasabay nga po ng oath-taking ceremonies yung General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines, inaasahang tatalakayin po sa General Assembly na ito ang iba't ibang mga topics katulad po ng how to achieve inclusive growth, participation from the citizens, at maging disaster response management. Ang tema po ng Assembly ng LMP para sa taong ito ang strengthening the LMP's role to the all-inclusive growth of the nation. At 1,200 sa 1,491 na mayors sa buong bansa ang dadalo kasyong ito. Ito po yung pinakamalaking bilang ng mga participants na naitala ng LMP na dumalo sa kanilang General Assembly. Inaasahan din po yung pagdating ng ilang mga cabinet members. Kanina po ay nakita po natin si DILG Secretary Mar Rojas, at inaasahan din po na nandito rin sa Manila Hotel para dumalo sa okasyong ito si Agriculture Secretary Proceso Alcala, DepEd Secretary Armin Luistro, Energy Secretary Jericho Petilla, Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson, at Social Welfare and Development Secretary Dinky Soliman. At isa nga rin po sa mga agenda ang poverty alleviation. Kanina po ay nakausap natin ang mayor ng Hulo, Sulu, at kanya nga pong sinabi na napakahalaga po ng pag-unlad at pagpaparating sa taong bayan ng mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan para po masawata ang insurhensiya at po ang peace and order, lalo-lalo na po sa Hulo, Sulu, na alam po natin na noong ilang dekada na po na nakararanas ng insurhensiya. Inyo pa rin pong napapanood ang mga nagaganap sa loob ng Maynila Ballroom. Ito po yung oath-taking ceremonies ng new officers of the League of Local Government Units of the Philippines. At matapos po ito ay pupunta po dito sa kabilang ballroom at itong pong Fiesta Pavilion ang Pangulong Aquino, kung saan magbibigay po siya ng mahalagang mensahe para po dun sa mga attendees ngayong araw. 1,200 mayors po ang naririto ngayon para makibahagi po sa General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines. Kanina po ay nakapanayam po natin si Mayor Remedios Petilla ng panoorin po natin ang ating naging panayam sa kanya. Kinasasakupan ang Palo, Leyte. Medyo maganda naman, umaangat na ng konti, paunti-unti, but we are way on track on recovery and rehabilitation.
medyo matagal-tagal pa po at marami pa pong trabahong kinakailangan. Gaano kahalaga po ang role ng local government units sa pagbibigay tulong dun sa mga nasalanta at sa pagbangon muli ng Leyte? Yes, kasi importante talaga ang local government unit. Ang lalo na yung ano niya, yung presence niya doon sa munisipyo, sa mga projects. Marami namang binigay sa Palo, lalo na from Governor Petilia at saka kay Presidente. Marami na kaming paunti-unting ini-implement. For example, yung munisipyo ko, devastated, wrecked, pero ngayon, it's back. Or namin kasi bago siya. And then, marami pang mga project. Yung RHU ngayon is already there. At saka ang kagandahan is sa mga departamento, they download the amount to the local government unit. So, kailangan talaga andyan ang ang transparency, andyan yung syempre non-corruption, ganun-ganun. Pero, we are putting everything back. We don't have time for anything except to put back the lives of the people. Mayor Petilia, isa po sa agenda ng LMP ay yung disaster preparedness. Leyte has learned so many lessons from Yolanda. Ano po sa tingin niyo ang dapat i-improve pa pagdating po sa disaster preparedness sa inyong kinasasakupan? Well, my experience ko ngayon, lalo na sa Yolanda, ang natamaan talaga masyado ang coastal barangays. So siguro diyan talaga tayo mag-concentrate kung natin sila maangat, lalo na in times of disaster. So kailangang housing sa kanila. I believe in the no build zones, but the determination should be studied carefully para na walang masyadong casualties in times of calamities. Evacuation centers are very important as well. Ang ngayon lang, ang Yolanda, maski yung evacuation centers namin nasira, no? But the people were safe from the waters. So ang talagang naano sa surge, sa storm surge, yung mga tao doon sa coastal. So we should perhaps concentrate also on how we can bring them out of in times of disaster. Mayor, as a last question and very quickly po, how do you encourage participation from the people? Kasi po mahalaga yung cooperation nila sa local government units. Yes, talagang ini-inspire mo sila at saka talagang pinakikita mo rin na you are there working. You are there among them, ready to work to put the lives back of our people. Pero yung mga tao naman, madali silang kausapin, madali silang sabihang ganito yun, ganito ang gagawin natin, we should really give special attention to safety of our houses, of our families. So, ganun lang. And then, they can see you there. I think, by example, you should be there. Okay, maraming salamat po sa inyo and good luck po sa pagbangon ng Leyte. Mayor Remedios Petilia ng Palo, Leyte. Yan po ang ating naging panayam kani-kanina lamang kay Mayor Remedios Petilia ng Palo, Leyte, talking about disaster preparedness. Isa nga po ang Palo, Leyte sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda and isa po rin sa mga pag-uusapan ngayong araw sa General Assembly ng LMP yung pagresponde pagdating sa panahon ng kalamidad and marami nga daw pong natutunan ang Leyte pagdating dito and inaasahan po natin na malaki ang maibabahagi ang kanilang karanasan pagdating sa pagtulong pa rin sa ibang mga cities and municipalities at pagtuturo rin sa kanila ng mga nararapat gawin sa panahon ng kalamidad. Inyo pa rin po napapanood ang aming special coverage ng oath-taking ceremonies ng League of Local Government Units at ang 2014 General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines. Live video po itong nakikita nyo mula sa Manila Ballroom, sa Maynila Ballroom, sa Manila Hotel, kung saan pinangungunahan nga po ng Pangulong Aquino ang oath
taking ceremonies ng mga bagong halal na opisyal ng League of Local Government Units. Tinataya pong mahigit 200 itong nasa loob ng Maynila Ballroom para i-swear into office sa kanilang bagong role sa League of Local Government Units of the Philippines. At ito nga po ang pangungunahan ngayon ng Pangulong Aquino. I think tapos na po ang oath-taking at matapos po ang oath-taking ay tutungo na po sa dito sa Fiesta Pavilion ang Pangulo, kung saan inaantabayanan po siya ng may mahigit 1,000 mga local government executives. Siya nga po ang guest of honor dito naman sa Fiesta Pavilion, yung Assembly, National Assembly ng League of Municipalities of the Philippines. Magbibigay po ng mensahe, ng talumpati ang Pangulong Aquino dito. Sa ilalim po ng Section 496 ng Republic Act 7160, o mas kilala po natin bilang Local Government Code ng 1991, ay nabuo ang samahan ito para ihayag ang mga isyung pang-municipal government at makapaglatag ng mga kaukulang aksyon para sa mga isyung ito. Isa po sa mga responsibilidad ng League of Municipalities of the Philippines ang alalayan ang national government sa pagpapatupad ng mga polisiya at programang pangmunisipyo at pangkalahatan. Layunin din itong paunlarin ang kasarinlan ng bawat munisipyo o bayang nasa sakupan nito. At higit sa lahat, hinihimok ng League of Municipalities ang partisipasyon ng bawat mamamayan tungo sa sama-samang pag-abot ng mga mithiin para sa kaunlaran ng bansa. Sa pamamagitan ng samahan ng League of Municipalities of the Philippines, nabibigyan din ng prioridad ang mga programang susulong sa mga proyektong hadlog ng national government para sa mga bayang nasasakupan nito. Nagsilbi rin na forum ang LMP kung saan hinihikayat ang suporta ng pribadong sektor tungo sa mas malawat at agarang pagsasaayos sa kapakanan ng mga bayang sakop nito. Isa po sa mahalagang tinututukan ng League of Municipalities of the Philippines at maging ng national government, yung roots-based budgeting. Ito po ay isang bagong sistema kung saan ini-encourage po ang partisipasyon ng mga mamamayan sa pagdetermina kung ano yung kinakailangan sa kanilang lugar. At ito po ang sinasama sa budget. Para po, ito po ay para tugunan yung mga talagang kinakailangan ng mga local government units at para po hindi nasasayang ang pera na inilalaan po para sa mga pangunahing serbisyo dahil nga po iba-iba yung mga pangangailangan ng bawat lokalidad. At isa rin po sa mahalagang feature nung grassroots participatory budget ay yung transparency. Mas pinaigting po ang transparency para nga po makita ng taong bayan kung saan napupunta ang pera ng bayan. Inaantabayanan po natin ang pagpasok dito sa Fiesta Pavilion ng Manila Hotel ng Pangulong Aquino katatapos lamang po niyang magtungo sa Maynila Ballroom kung saan pinangunahan po niya ang oath-taking ng may 200 mga leader ng Local Government Unit o League of Local Government Units of the Philippines. At inaasahan po natin ang pagpasok dito sa loob ng Fiesta Pavilion ng Pangulong Aquino matapos ang oath-taking na ito. Nasa ngayon po sa kasalukuyan ay nasa holding room lang ang Pangulo bago po siya inaasahang tumungo nga dito at pumasok sa loob ng Fiesta Pavilion para magbigay ng kanyang mensahe sa 2014 General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines.
napakahalaga po ng role na ginagampanan ng mga local government units, gaya nga po ng nasabi ng tagapagsalita ng League of Municipalities of the Philippines, ang local government units ang frontliners ng national government pagdating sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan. Kaya nga po inaasahan natin na mailalahad ng Pangulo sa kanyang talumpati ngayong araw kung paano pa mailalapit ang local government units sa taong bayan at gayon din kung paano ma-encourage ang mga mamamayan na makibahagi sa inclusive growth. Alam po natin na ang inclusive growth ang isa sa mga inaasahan po o inaasam ng pamahalaang Aquino. At gaya nga po ng nabanggit ng tagapagsalita po ng LMP na si Mayor Manuel Fortes kanina na ating nakapanayam, tinanong po natin siya kasi kung paano natin o paano nila maihahatid sa taong bayan yung paano maipararamdam sa taong bayan yung inclusive growth. At ayon nga po sa kanya ay inaasahan po na mapaparamdam sa taong bayan yung magandang paggalaw ng ekonomiya sa pamamagitan ng paglalapit pa ng pangunahing serbisyo sa taong bayan tulad na lang ng healthcare, education at disaster response management. Lubhang mahalaga po ang pagtugon ng mga lokal na pamahalaan pagdating po sa mga panahon ng kalamidad at inaasahin po natin na yan ay isa sa mga tatalakayin ngayong umaga dito sa General Assembly ng LMP o League of Municipalities of the Philippines. At inaantabayanan na po natin ang pagpasok ng Pangulong Aquino dito sa loob ng Manila Pavilion matapos nga po ang napanood nating oath-taking ceremonies na kanyang pinangunahan kani-kanina lamang doon po sa loob ng Manila Ballroom sa Manila Hotel. Ang mga naging participants po sa oath-taking kanina ay walong samahan. Ito po ay mga liga ng mga barangay ng Pilipinas, National Movement of Young Legislators o NMYL, Philippine Councilors League o PCL, Vice Mayor's League of the Philippines o VLMP, League of Cities of the Philippines o LCP, Provincial Board Members League of the Philippines o PBMLP, League of Vice Governors of the Philippines o LVGP. And dito po sa General Assembly ay may 104 mga local chief executives at inaasahan po natin na kasama rin po dito sa General Assembly ang ilang mga cabinet officials and maging mga representatives from national agencies and institutional partners po na katuwang ng ating mga local government executives. Kasama po natin Mayor Reynaldo, ang LMP Executive Vice President for Operations. Magandang araw po sa inyo, sir. Magandang araw, Ate. Okay, kamusta na po ang samahan ng LMP? Ano po, what do we hope to achieve? Lalo na po may mga bagong leaders po tayo. Napag-usapan po yan sa Executive Committee at saka sa National Directorate. Gusto talaga namin na mabuo, magkaisa, maging matibay ang samahan ng mga alkalde upang maging ganap na partner ng national government sa pagdi-deliver ng mga programa at proyekto na magbibigay ng progreso sa aming mga pamayanan. At ganun din upang makabangon kaagad sa mga nangyaring trahedya, either man-made or natural. Yun po ang layon ng LMP. Okay, nabanggit nyo po yung inclusive growth, yung pong kaagapay nyo po yung national government sa paghatid ng serbisyo. Paano nyo po ipadarama sa taong bayan yung epekto ng gumagandang ekonomiya ng ating bansa? Una po, through consultation, we will know what they need, felt need, and also their
aspirations that are spoken through public gatherings. Nakikita namin kung ano talagang kailangan nila at yung basic needs, yung mga nangungunang ng pangangailangan, yun po ang aming tutugunan. Napanggit niyo rin po yung pagbangon mula sa kalamidad. Malaking bahagi po ng Central and Eastern Visayas ang nasalanta po ng lindol at maging ng bagyong Yolanda. Paano po nagtutulungan ang local chief executives para po maiahon yung ating mga kababayan doon sa mga nasalantang lugar? Sa pamamagitan po ng bayanihan, lahat po ng sektor ng ating lipunan, pribado at gobyerno, ganun din po ang tulong ng mga nanggagaling sa labas at ng ating pambansang pamahalaan, lahat po nagtutulong-tulong yan. At sa lalong madaling panahon, yun po ang ating target na sana makabangon at manumbalik yung dating kasaganaan ng mga pamayanan natin. Mayor Navarro, yung pong grassroots approach sa budgeting, may anim ng mga munisipalidad ang kasali po sa pilot na ito. When do we expect po na lahat, yung buong bansa po ay mag-a-adopt na po nitong approach na ito? Eh, sa ganang akin po, depende po dito sa sa 600 municipalities na nauuna. Kapag ito po yung nagtagumpay at napabilis, palagay ko naman susunod na rin po yung mga iba pa, agad-agad. Mensahe nyo na lang po sa ating mga manonood mula po sa League of Municipalities of the Philippines. Galing po sa LMP, sa inyo pong lahat na nanonood, ganun din sa mga nakikinig. Sana naman ang aming layunin, lahat ng mga alkalde sa buong Pilipinas na magkaisa kasama ng mga tao ay inyo pong tulungan. Okay, maraming salamat po sa inyo and good luck po, Mayor Reynaldo Navarro. Siya po ang Executive Vice President for Operations ng League of Municipalities of the Philippines, talking about yung mga programa po ng LMP at kung paano po maihahatid ang mga serbisyo, pangunahing serbisyo sa taong bayan. Samantala po, kasama po natin si Mayor Niel Tupas III ng Barotac Viejo, Iloilo. Magandang araw po sa inyo, Mayor. Magandang araw naman po, Cathy. Okay, kamusta na po ang Iloilo? Alam po natin, hindi po masyadong nasalanta noong bagyo, ngunit marami pong bahagi sa Eastern Visayas, marami pong mga town sa Eastern Visayas. Paano po nagtutulong-tulungan ang mga mamamayan natin at local chief executives para po matulungan yung mga neighboring communities? Alam mo, Cathy, yung district namin, sa going north kami, 11 towns, the 5th district, sa pool kami lahat. Sa pool kami lahat. As a matter of fact, in Iloilo, Barotac Viejo alone, almost 97% of the houses, if not 2-3 damage, is partially damaged. So napakaganda nito dahil kahapon, nagpatawag si Sec. Ting Lacson. And na-air namin, no, yung lahat ng problems na bakit over 100 days na yung action. So maganda naman, nagpasa tayo ng lahat ng mga infra ng tinama. At saka, inaccept naman nila basta may program of work ka. Isa po sa mga mahalagang pag-uusapan ngayon sa General Assembly, yung disaster preparedness and disaster response and management. What lessons have you learned pagdating po sa paghahanda para sa kalamidad? Actually, kahapon, nag-workshop tayo. Yung mga 80 LMPs na national with the national president. No? 80 kami na presidente per province. And nakita natin doon na nandun parati yung preparedness. Minsan, anong gagawin natin after? Kasi naka-prepare ka. Pero ang importante dyan, how will you react after the calamity or the catastrophe? And nalaman natin na kailangan talaga magtulong-tulungan yung mga neighboring. Pag na-hit yung isang town na hindi na ma-paralyze, dapat yung may sister siya, town na i-adopt. So in Iloilo right now, in Iloilo chapter, we're trying to identify kung saan dadaan ang bagyo, kung saan ang hindi matatamaan, that will be the place na siya tutulong doon sa tinamaan. Mayor Tupas, ano po ang aksyon ng local government ngayon pong patuloy pa rin pong nagsusupangon yung inyong mga nasasakupan? Ang reaction natin sa local government naman, we are always ready. No? We are always ready because we also have our own funds, but it's not enough. So kung may tulong, especially sa national government, laking pasasalamat namin.
Laking pasasalamat namin. And what we're doing right now sa labas natin dito yung mga booth, napakaganda kasi hindi na kami mag-iikot. Hindi na kami mag-iikot isa-isa kung saan kami pupunta. Nandito na parang one-stop shop na to na makikita ang lahat ng mga kailangan mo. So we're very pleased and thankful to the national president, no? With coordination kay Secretary Mar and the president himself, President Pinoy. Okay, maraming salamat po sa inyo, Mayor Niel Tupas III ng Barotac Viejo, Iloilo. Yan po ang mayor ng Barotac Viejo, Iloilo, isa po sa mga lugar na nasapol nung bagyong Yolanda. Ilan po, hindi po buong Iloilo ang tinamaan, direktang tinamaan ng bagyong Yolanda. Ngunit ayon nga po sa kanya, majority of the houses sa kanilang lugar sa Barotac Viejo ang tinamaan at patuloy pa rin bumabangon ang kanilang lugar. Umaasa nga po na sa pamamagitan nito ay rin ang kanilang mga naging karanasan ngayong araw na ito sa General Assembly at matututo rin mula sa karanasan ng iba pang mga lugar kung paano nga tumugon sa panahon ng kalamidad. Ayon nga po kay Mayor Tupas ay naghanda naman po ang mga lokal na pamahalaan. Ngunit yun nga po, sa malaking kalamidad, mahalaga rin po na tugunan kung ano yung gagawin matapos tumama ang isang kalamidad. Lalong-lalo na po yung isang napakalaking kalamidad tulad ng bagyong Yolanda. Kasama rin naman po natin sa puntong ito, Mayor Ferdinand Abisamis ng Peñaranda Nueva Ecija, ang LMP Vice President for Luzon Cluster. Magandang araw po sa inyo, Mayor Abisamis. Magandang umaga din po. Magandang umaga din. Okay, what do we hope to achieve from the General Assembly today? This is precisely to disseminate and convey to our mayors on the ground the programs and policies of the LMP national regarding the benefits that they give on the ground. Actually, the executive committee had been discussing the programs and the assistance and the benefits that we will give to the municipal mayors on the ground. As they said, we are now the soldiers of the national government. We will be the ones to be implementing whatever programs and projects the national government will have for the people. So this is a direct line already from the national government to the municipal mayor. Okay, sorry to cut you short. We will have to let you go, Mayor Ferdinand Abisamis. Nandito na po sa loob ng Fiesta Pavilion ng Manila Hotel ang Pangulong Aquino para pangunahan naman po ang General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines o LMP. Inaasahan nga po na magbibigay ng kanyang mensahe ang Pangulo before 1,200 local chief executives here inside the Fiesta Pavilion Ballroom of the Manila Hotel. Ito po ang special television ng bayan ng 2014 General Assembly ng LMP o League of Municipalities of the Philippines. Please be seated, everyone. The League of Municipalities of the Philippines that we know today is the result of the unparalleled efforts of the national officers who supported the many programs and advocacies of the League of Municipalities of the Philippines throughout the years. As a result, the LMP gained the trust and respect of many local and international institutions. We've seen how the League evolved to be one of the premier local government associations in the region. And this is through the able leadership of our national officers. To expound on our theme, strengthening the LMP's role in the all-inclusive growth of the nation, may we call on once again our national president, Mayor Sandy Javier, for his message.
beloved President, His Excellency Benigno S. Aquino III. Our Honorable DILG Secretary Marojas. Honorable Cabinet Secretaries present here today. My fellow officers from the LMP and from all the leagues here present, the League of Cities, the League of Provinces, the League of Vice Governors, Provincial Board Members League, Vice Mayors League, Liga ng mga Barangay, Philippine Councilors League. To our distinguished guests, my fellow mayors, magandang umaga po sa inyong lahat. Today is a most remarkable day, Mr. President. May I present to you a record-breaking attendance of 91% or 1,237 mayors from all over the country. The first ever since the birth of LMP. In addition, we have all the officers of all the other local authorities of the Philippines present with us today. This unprecedented attendance is a clear manifestation of our desire as local chiefs to learn, to share, and to work towards our shared vision of your resolve for an all-inclusive growth for the country. I sincerely thank all our members for taking time off from their very hectic work schedules to be here. May I enjoin everyone to take advantage of this unifying learning experience. This day is a golden opportunity to leave a legacy for us, local chief executives, in the alleviation of poverty, to achieve meaningful growth for our country. We are an organization of leaders, frontliners, and first responders. If you are a mayor, the leader of your municipality, regardless of color, creed, religion, or political affiliation, you are one of us. We are the new breed of leaders. You are one of us in effecting all growth. The LMP is a place where we do not talk politics. We talk about development. The direction of your leadership is geared towards bringing the national government closer to local government units, thereby establishing closer rapport, accelerating response, and hastening implementation of projects that national government will have for us. We are working on real, meaningful consumption based on grassroots participatory budgeting process. The LMP is all out to support all municipal mayors for the benefit of their constituents. You can count on us, Mr. President, to encourage initiative and endorse projects that will achieve our singular goal. Our people look up to us to lead them and to ensure their future. We look up to you, Mr. President, to help us achieve this. We are your boots on the ground, and we want to hit the ground running. When I assumed leadership of the LMP, the country went through catastrophic natural calamities. Right after the earthquake in Bohol, the LMP went to the aid of the affected municipalities. I was thinking, mas mabuting tumulong kaysa tinutulungan. There was never a hint that after a month, I would be a victim as well of the horrific Yolanda. But I have always believed in being a winner.
that in any situation, no matter how abysmal, there is always hope, there is always opportunity. Typhoon Pablo, Typhoon Santi, the earthquake in Bohol, Typhoon Yolanda, and the recent flooding in Mindanao were like a blazing furnace from which leaders are tested, tempered, and made stronger. The leaders of our affected municipalities will never be the same again. Now, they are far wiser and more determined to rise from the rubble left by nature's wrath. May I request all the victim mayors of these calamities to please rise. Sa ngalan po ng mga biktima ng mga mayors, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga kapwa naming mayors ngayon na nandito, na nakiramay, nagmalasakit, at tumulong mula sa sarili nilang kakayahan upang maibsan ang hirap ng aming kalagayan. They are here with you, Mr. President, and I would like to especially acknowledge them for they embody the indomitable spirit of the Filipino. From the recent natural calamities, capacity building programs of the LMP for local chief executives will also focus on disaster preparedness and resiliency. After all, resilient communities will only come from resilient leaders. Given the extent of the damage done to our municipalities, Mr. President, the LMP will also be your partner in implementing rehabilitation projects in disaster-stricken areas. Mr. President, present here are all the mayors who long for your company, who long to shake your hand, either in admiration for all the things that you have done or to request for funds from you. All this will be for the benefit of their constituents as we help build the legacy that you will leave in 2016. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, Ginoong Pangulo, matatamasa ng ating mga kababayan sa lahat ng mga munisipyo ang pagunlad. Ito'y mangyayari dahil nangahas po tayong tahakin ang tuwid na daan at patuloy po nating tatahakin ito. Muli, marami pong salamat sa inyong pagdalo. Welcome to the 2014 LMP General Assembly. Thank you very much, Honorable Sandy Javier. I believe that LMP, under your leadership, will achieve more than what we had hoped for. Partner, no gathering is complete without the presence of very important guests this year. We are privileged to be in the presence of the busiest public servant in the country. To introduce our guest of honor and keynote speaker on this national convention, my dear fellow public servants, let us give a warm welcome to the man whose enthusiasm and commitment to public service is beyond limits. The hard-working head of the Department of Interior and Local Government, tasked to oversee all local government units, Honorable Secretary Mar Rojas. Magandang umaga po sa ating lahat, kagalang-galang ng mga mayors, governors, vice mayors, board members,
councilors at lahat ng mga nanunungkulan at nagsiservisyo sa ating mga kababayan. Ang ating gabay, ang ating leader na nagtatakot ng malakas na local governments para marating natin ang isang mapayapa at maunlad na kinabukasan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Benigno S. Aquino III. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Galagala na Kalihim Marohas, Dinky Suliman, Joel Nakamura, ang pinakamatanda po sa aming partido, Boy Umali, si Mayor Sandy Javier, yung kanina pong bagyong binanggit niya, Santi po yun, hindi po Sandy. Siyempre, idol po ang lahat naming kabataan, Mayor Bistek Bautista, Vice Governor Odi Fausto, Board Member Mirna Romarate, Vice Mayor Isko Moreno, Councilor Alma Moreno, Barangay Chairman Edmund Abisamis, Fellow Workers of Government, Honored Guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Nakita po si Governor Pimentel, sabi ko, layo ng binyaya niya. Tsaka marami po sa inyo, dahil 91% ka raw attendance natin dito. No? At nag-isip ako, paano mga makabawi man lang ng konti sa inyong malasakit na dumalo sa ating pong meeting? No? So, kanina po tinitingnan ko, ito po yung speech kasi ni Mayor Javier. Nung pagbukas niya kanina, kakong daming pahina. Mukha ito na yata yung bawi. Nung pala malaki lang ho font. Ating kasamang butihin Mayor Doming Marcos ng Bulacan. Minsan ay nagtalumpati, naglabas po siya ng cue cards. Maganyang kakapal. Loko ka ako, Sus Mario Joseph. Ano kaya ang kailangan ng bayang ito? Na mukhang namili pa sa National Bookstore ng ganyang karaming cue cards. Nung pala yung fonto, ganun kalaki. Kaya isang sentence o limang pahina. So, share ko lang, may sinero kasi sa amin si Mayor Bobong Perez kanina ng Urdaneta sa Pangasinan. Para madagdaga ko lang naman yung sigla nyo. Meron nung isang taong OFW nakabalik sa Pilipinas. At yung pinag-ipunan niya, siyempre gusto naman niya yung magamit, di ba? At magkaroon siya ng enjoyment. So bumili ho siya ng isang sasakyan na 4x4. Siyempre yung 4x4 ho, nakalagay, di ba? 4, tapos may yung multiplication sign X, 4x4. Eh, may dumaan hong bata. Yung bata ho, medyo math champion ng kanyang paralan. Nakita niya, uy, 4 times 4. O di, kumuha ho ng bato, kiniskis, equals 16. Nung ginawa raw ho niya yan, siyempre yung taong, ay, mamanay ho ko nga yung aking bagong sasakyan. Pag nililinis pa niya. Paglinis niya, nakita niya, ginaskas. Sus, Mario Joseph, sino naman ang gumawa nito? Dinala niya sa kasa, pininturahan. No, inayos. Balik sa dati. Eh, nadaan na naman yung bata nung hapon. Oh, nawala yung aking equation. Ginumpleto na naman niya. 4x4 equals 16. Tama na naman. Lakad na naman yung bata. Gimising na naman kinabukasan. Nakita na naman niya. Ganoon naman, pambira naman tao to. Pinepersonal na ako kung sino man siya. Binalik sa kasa. Sabi nung kasa ngayon, walang mangyayari sa atin kung ganito na ganito ang gagawin natin. Buti pa, i-formal na natin yung equal 16. Pakopya na natin yung letra. Stainless steel natin yan. No? Wala na sigurong gagasgas. So, ginawa nga nila. Siguro nga, yan ang solusyon. Kinabukasan, tapos na nagkape, labas yung tao, siguro naman, ayos na. Bigla napasigaw na naman, naku! Dahil ang nilagay ho nung bata, nakita 4 times 4 equals 16. Nilagay po pagkalaki-laking check. Okay. Sana Mayor Bobom, galing sa'yo talaga yan at hindi ka ng opya. Baka ma-accuse ka ng cheating. Okay. Nang makita ko po ang imbitasyon ninyo sa aking tanggapan at upang magsalita ngayong araw, unang pumasok sa isip ko po ang kwento ng transformasyon ng Quezon City sa panahon ng panunungkulan ng ating butihing Speaker Sunny Belmonte. Alam naman po ninyo na isa ang Quezon City sa pinakamaunlad na lungsod sa Pilipinas ngayon. Pero hindi po ganoon ang sitwasyon ng unang maupo si Speaker. Ang dinatampo niya, 2.65 billion pesos.
Yan po ang utang at bayarin ng Lusod, Quezon. Nang matapos po ang kanyang tatlong termino bilang mayor, hindi lang po niya nasolusyonan ang minana niyang problema, nag-iwan pa siya ng surplus na umabot sa halagang 6 na bilyong piso. Okay. Kung mapapalitan ito ng mga Pilipinong nasanay na sa katiwalayan ng lumang sistema, malamang ang masasabi nila, ba imposible naman nata yun? Hindi kaya inimbento lang yan? Ang sagot po natin sa kanila, pwede lang tingnan ang public records ng Quezon City kung gusto nila ng patunay. At hindi po magisan si Speaker Belmonte. Ang totoo, ginawa lamang niya ang nararapat na gawin ng isang pinuno na may konsensya at malasakit sa kanyang mga kababayan. Isa po sa mga ginawa niya, nilinis niya ang birokrasya. Pinahusay niya ang pangongolekta, pangalawa, pinahusay niya ang pangongolekta ng buwis at ginawa niyang tapat at makatwiran ang paggastos sa pondo ng bayan. Una-una po, higit kumulang sa 3,000 empleyado ang tinanggal niya sa City Hall. Makita niyang may mga posisyong hindi kailangan. Ultimo po kasi, yung pinaka-junior na clerk, meron pang 3 assistant na nagre-report po tuwing quincenas at a 30. Isa sa kailan raw, sumasahod, di bababa ng 6,000 piso kada buwan noong panahong yun. Kung tutusin, pwede naman pong ipinagpatuloy na lang ni Speaker Belmonte ang nakasanayang sistema kung saan ilan lamang nakikinabang at wala siyang nagiging kaaway. Sa halip, ginawa pa rin niya ang tama. Hindi siya natakot sa banta ng kanyang mga kinabangga na nagsabing, humanda ka, hindi ka namin makakalimutan at boboto namin maski sinong kalaban mo sa susunod na eleksyon. Ang naisip niya, hindi mawawala ang tiwala sa kanya ng mga mamamayan kung gagawin niya ng mausay at matapat ang kanyang tungkulin. At tunay nga po, sinuklay naman ito ng tiwala ng mga Quezon City. Alam po nyo, pag nakikita ko si Bistek, talagang paniwala pa kung napakaganda ng finances ng Quezon City. Sa tagal kong kakilala ito, wala pang hinihi sa akin. No? Pwede nga ako sila maging Republic of Quezon City. Pero wag naman sana sa mga panahong ito. Pero naalala ko rin po, noong manungkulan ako bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Tarlac, kung saan 159 na mga barangay natin ang saklaw ng ikalawang distrito. Ang paninindigan po, kailangan na tinatawag na consensus para maging batayan sa pagpapatupad ng mga proyekto. Nakikipagdialogo ako sa mamamayan para malaman kung ano ang gusto nila para sa kanilang bawat barangay. Nagpupulo kami. At nung umpisa, madalas na nababanggit ang pagpapatayo ng covered courts at pagpapaganda ng barangay hall. Sabi ko po, kapag nangyari po yun, ipinapaliwanag ko na baka mas mainam kung mamuhunan kami sa kinabukasan tulad ng pagpapagawa ng mga patubig o kaya pagpapatayo ng mga silideralan o kaya paggagawa o pagkukumpuni ng mga kalsada o pagdidikit ng kuryente. Hindi ako nagdidikta sa kanila. Salip, pinag-uusapan namin ang mga proyekto upang mabalanse ang kanilang kagustuhan at pangangailangan. Alam po nyo, nung sinabihan ako, para naging uso sa amin, pag may nag-umpisang kailangan namin ng covered courts, lahat, ay kami rin, kailangan namin ng covered courts. Ang ating butihing Mayor Dennis Tanyedo ko makakalala ng mga panahong yun. Sabi ko, saan ba natin itatayo at tatakpan po natin yung solar dryer? Ako, pag tinakpan natin yung solar dryer, paano papasok si solar? No? Sabi na, sa sigit-sigit na lang ko dadaan yan. Ako, baka naman mahanapan pa tayo ng COA, saan napunta ang solar dryer nyo? No? Anyway po, sa mga kwento po ito, makita nyo sana, imposible lamang ang pagbabago kung ang isang pinuno, o magiging imposible ang pagbabago kung ang isang pinuno ay iniisip lang ang pansariling interes at ang pagpapapogi para sa susunod na eleksyon. Yung bang imbis na magpatupad ng mga programang pangmatagalan at pangmaramihan ang benepisyo, ay gumagawa ng mga proyektong pagkatapos ng photo ops ay walang natutulungan. Isa lang naman po ang pangako natin sa ating mga kababayan, ang paglilingkod na mapagpapabuti sa kanilang kalagayan. Mas mahusay at mas mabilis natin itong matutupad kung iisa ang ating paghakbang. Kung isa sa atin ang mag-iba ng direksyon, magiging pabigat siya sa iba at pabagal ang ating pag-usad. Binigyan tayo ng pambihirang pagkakataon para gumawa ng pagbabago.
Magkapit-bisig po tayo upang maging permanente ang epekto ng mga napasimulan natin itong nagdaang 3 taon. Tapos na po ang panahon kung kailan walang tiwala ang mamamayan sa kanilang pamahalaan. At napakadaling magsabi na kahit sino pa ang maupo dyan, no, nung araw ay wala namang mangyari, ngayon po hindi na ganun. Huwag tayong pumayag na magbalik pa ang panahong ito. Ang masisiguro naman po sa inyo, kung nasa panig kayo ng tweet, kung nasa panig kayo ng ating mga boss, hindi namin kayo hahayaang mag-isa. Kami po sa Pambansang Pamahalaan ay kumakayo din para padaliin ang trabaho ng mga nais magsulong ng reforma. Halimbawa nga po, itong Seal of Good Housekeeping ng ating DILG. Sinimulan po ito ng yumaong Secretary Jesse Robredo. Nang dinatna naman po ito ni Secretary Marrojas, hindi lang niya ito itinuloy, pinatibay pa niya ito at pinalawak. Para masigurong mas epektibo at mas mabilis nating maipatupad ang ating agenda ng pagbabago. Nito pong Enero ng 2014, inilunsad ni Kalihimar ang Seal of Good Local Governance. Bukod sa tapat at epesyente paggasto sa pondo ng bayan, nakapaglatag rin ang SGLG ng mga pamantayan para sa paghahanda sa mga kalamidad at sakuna, pangangalaga sa kalikasan, pagtutok sa mga sektor na nasa laylayan ng lipunan at may espesyal na pangangailangan, pagpapasigla sa pagnenegosyo at pagpapanatili ng kapayapaan. Maging malinaw po sana sa inyo, ang SGLG ay isang imbitasyon at sa pagtugon ng wasto, matatamasan ninyo ang benepisyo nito. Noong nakaraang taon, 719 na probinsya, lungsod at munisipalidad na ang nabigyan ng Performance Challenge Fund na may kabuuang halaga ng 1 bilyong piso. Ayuda po ang Performance Challenge Fund. Ibig sabihin, kayo bilang kinatawan ng inyong mga local government unit ang dapat magpasimula ang mga inisiyatibang mapapakinabangan ng mamamayan. Kayo ang nasa lokal na pamahalaan. Kayo ang may malalim na pag-unawa sa mga pangangailangan ng inyong kababayan. Kayo ang nasa magandang posisyon para gumawa ng makongkretong hakbang upang tugunan ang mga ito. Excuse me. Ang gusto ko pong bigyan ng din, ang Performance Challenge Fund ay para sa lahat ng gustong tuparin ang kanilang pangako bilang lingkod bayan. Di po kailangan ng palakasan at papugian. Hindi nyo kailangang sweep-sip para mabigyan ng Performance Challenge Fund. At kahit saan partido pa kayo nanggaling, basta nagpapakitang gilas kayo sa serbisyo at tapat na sumusunod sa mga patakaran, mabibigyan kayo ng kakulang pondo at insentibo upang maingat pa ang pamumuhay ng inyong mga nasasakupan. Pero kung gusto rin po nyo sumama sa amin, welcome rin po kayo. Balita ko po, 1,372 probinsya, lungsod at munisipalidad na ang nakatupad sa minimum requirements ng Seal of Good Housekeeping nito pong nakaraang 2013. 80% ito ng kabuuang bilang ng ating mga LGU. Kaya naman, sa nalalabing 20%, hinihimo ko kayong makisagwan sa transformasyong nagaganap sa ating lipunan. At sa bawat isa po sa ating mga LGU, sana naman po ay hindi lang minimum ang ating habulin. Sa halip, talaga pong ibuhos natin ang lahat ng ating makakaya upang pagharap natin sa kanya-kanyang mga salamin ay masasabi nating tinupad ko ang aking sinumpaang tungkulin, naging kabahagi ako ng pagbabago. Tapat akong naglingkod sa kapwa ko Pilipino. Marahil po ay nababalitaan ninyo, sa loob at labas ng ating bansa, marami ang nagugulat sa nangyayaring transformasyon ng Pilipinas. Ang sagot natin sa kanila, wala pong himala. Resulta lamang ito ng pagtitiwala ng mga mamamayan na posible ang pagbabago at ng paninindigan ng mga pinuno na gawin ang tama at ang pagkalinga sa buong bayan. Nanumbalik na po ang kumpiyansa ng mga namumuhunan sa ating bayan. Hindi na nila kailangan matakot na sa pagtatayo nila ng negosyo habang nakikipagkamay sila sa kanan ay kinukupitan naman sila sa kaliwa. At kakibat po ng paglago ng ating ekonomiya ang pagtataas sa antas ng serbisyo at benepisyong naihatid natin sa mas nakakarami. Kadadalo nga lang po natin itong linggo sa graduation ng PMA kung saan inihayag natin ang nagaganap ng modernisasyon sa ating sandatang lakas.
Mga halimbawa po nito ang pagbili natin ng mga bagong armas upang mapalitan ang mga rifling ginamit pa noong panahon pa ng Vietnam War. Sabi ko nga po doon sa mga nag-graduate ng PMA, hindi pa kayo napapanganak, ginagamit na po ng Estado itong mga rifling to. Sa mga susunod naman nga po, may papamahagi na natin sa mga tagapagtanggol ng ating bayan ang 63,000 bagong rifle. Bukod sa mga armas, napas sa kamay na rin natin ang dalawang Hamilton class cutter, yan po ang Ramon Alcaraz at Del Pilar. Mayroon na rin po tayong 8 so-called combat utility helicopters. Brand new po ang mga helicopters ito at sinundan pa ng na-deliver na tatlong bagong Navy helicopters. Dagdag pa rito, bibili rin tayo na 12 lead-in fighter trainer aircraft mula sa South Korea at nagdagdag pa ng 8 combat or brand new na naman na combat utility helicopters at 21 na refurbished. Para naman po sa ating kapulisan, inumpisa na noong nakaraang taon ang distribusyon ng mga bagong unit ng 9mm Glock 17 pistols sa ating mga alagad ng batas. Nasa 74,879 ang kabuuan bilang ng baril na kasado ng ipamahagi sa kanila upang maabot na natin ating mithing 1:1 police to pistol ratio. Ang good news naman po mula sa TESDA, umabot na sa kabuuang 616,126 na benepisaryo ang nakapagtapos sa ating Training for Work Scholarship Program mula Hulyo 2010 hanggang Disyembre 2013. At isipin po ninyo, nung ayon sa datos ng Department of Budget and Management, 28.5% lamang ng graduates ng TESDA ang nakakahanap ng trabaho noong mga taong 2006 hanggang 2008. Ngayon po, naiingat na po natin ito sa general average sa 62% at sa ibang mga panig po ay maabot na ng 80%+. Nakita rin po natin ang epektibong pagkilos ng ating mga ahensya sa nagdaang mga pagsubok sa ating bansa. Isang halimbawa po nito ang Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Igot Pitilla nang sinuri po nila kung gaano katagal maibabalik ang kuryente sa 320 na mga lugar na tinamaan ng bagyong Yolanda. Ang tansya po nila, 6 buwan ang kakailangan. At dito po tayo pinahanga ni Secretary Igot at ng DOE. Makalipas lang ang 40 araw, imbis na 6 buwan. At ilang oras lang po ang pagkalampas doon sa 40 araw na yan, naibalik na ang kuryente sa lahat po ng 32 lugar na kailangan ibalik ang kuryente. Dahil lumampus po siya doon sa self-imposed deadline niya ng 40, nagre-resign siya dahil may 3 hindi umabot sa 40th day. Naging 40 days and several hours. Buti na lang po at mapagpasensya si Secretary Igot dahil sa kabila ng kanyang pagpapakitang gilas, meron pa rin puro kapintasan lang ang napapansin. 317 po kasi ang kinalimutan, 3 ang pinipilit bigyan ng DIN. Hindi na rin po usad pagong ang paglalatag natin ng mga infrastruktura. Isa nga pong matingkad na halimbawa ng proyektong lubang pinabagal ng baluktot na kalakaran ang Manila North at Manila South Expressways noong dekada 70. Ayon sa plano, gagawa sila ng kalsadang babagtas sa, mula sa norte sa Carmen Rosales sa Pangasinan hanggang sa Katimugan, Lucena, Quezon. Tanungin ko nga po ang bawat isa sa inyong napapadaan sa mga lugar na ito. Matapos sa mahigit 3 dekada, may nakikita na ba kayo ni isang dipang kalsada na natapos ng proyektong ito sa Carmen Rosales sa Pangasinan o sa Lucena, Quezon? Sa ilalim po ng ating pamumuno, humanap tayo ng solusyon na alinsunod sa saligang batas upang tugunan ito. Ito po sa plano nating ipapanas sa susunod na administrasyon ang suliraning ito. At sa katunayan, inilunsad na po ang Metro Manila Skyway Stage 3 project nitong Enero, ang 3rd bahagi ng Metro Manila Skyway na inumpisaan pa noong dekada 90. Sabay nito, umarangkad na rin ang proyekto nating Tarlac Pangasinan La Union Expressway. Noong nakaraang taon, nakompleto na natin ang bahaging buwabagtas sa Tarlac City patungo ng Gerona at Paniki. Sa December 2015, inaasahan natin matatapos na ang buong karsadang to hanggang sa paaran na raw ng Kenon. At habang nandito si Governor Aimee, ang balita ko po ang pinaplano nila paabutin na rin yung Tiplex, may bago ng pangalan, hanggang sa Ilocos Sur at Ilocos Norte.
Kung naalala po nyo, nangako ko na hindi tayo magtataas ng buwis. Lahat po ng ito, nagawa natin ang hindi nagtaas nga ng buwis maliban sa syntax. Isipin na lang po ninyo, kung noon pa lang ay tuwing mahala, di hamak na mas malayo pa sana ang narating natin sa kasalukuyan. Mayahambing ko po ang ginagawa nating pagbabago sa sistema ng pamamahala sa isang pagsasalo-salo at sa lumang sistema, kinukuha ng mga tiwali ang malaking bahagi ng handa. Ang mga natitira ay pinaghahatian ng mamamayan. Habang lumalaki ang pangangailangan dahil lumalaki ang sambayanan, paunti ng paunti ang pinaghahatian o ang parte ng bawat isa hanggang sa wala nang matira para sa mapakain ang lahat. Baka nga yung iba, nakikiamoy na lang dahil nasimot na pati ang latak sa mga pinggan. Sa bagong sistema, nag-aambagan ang bawat isa sa atin upang maparami ang handa na sama-sama at patas natin pinagsasaluhan. At di po ba, sa pagtiwala at pagtutulungan natin ito, natitiyak nating masagana rin ang salo-salo ng mga susunod pang darating sa pagkainan. Darating pong araw na magkukwento ang mga susunod na henerasyon tungkol sa isang napakahalagang panahon sa Pilipinas, isang panahon ng pagkakaisa, transformasyon at pag-unlad. Sa kwentong iyon, may mahalagang nagampanan ang bawat probinsya, lungsod, munisipalidad at barangay. Naway lagi po natin inaisip. Sa bawat maliit na kilos natin, sa bawat desisyon, sa bawat pagpili ng tuwid, sa araw-araw nating pagharap sa sangandaan, minamarkahan natin ang kasaysayan. Tayo mismo ang magpupunla at nagdidilig ng pagbabago. Tayo mismo ang nagsusulat ng kwento ng isang bayang nagkaisa, bumangon at sa tulong ng may kapal ay tinupad ang kanyang mga pangarap. Bago po ako magtapos, gusto ko lang humbigyan ng din at puri ang kagalang-galang na Sandy Javier ng Javier Leyte. Nung dumating po ang Yolanda, hindi ko kasing napinsala ang Javier tulad ng mga karating lugar. Pwede naman niya sinabi, salamat sa Diyos at hindi kami masyadong naapektuhan. Pero minabuti po ni Sandy Javier at ipa pa natin mga mayor sa Leyte, Samar at sa iba pang lugar, na kung sila hindi diretsuhan, talagang todo sinalanta ni Yolanda, dinamayan kaagad na walang pagtutulak ang problema sa ating lugar at yung iba pa yung mas malayong mga lugar. Pagkatanda ko nga ho, sa pagtutulungan ni Sandy at saka ng MMDA, nagkaroon ng adoption ang ating pong Metro Manila Council ng kanilang mga sister communities and municipalities para maidagdag ang tulong, ang kakayahan, ang kagamitan nito kanilang mga sister cities para mapabilis ang pagbalik muli mula sa dinatan sa Yolanda. Okay. Ngayon po, kanina nabiro tayo ni Sandy na yung mga hiling nyo. Bago pa kayo humiling, pwede bang tugunong ko na? Okay. Tinanong ko po, ang follow-up ko kay Secretary Rojas kahapon, meron tayo kasi mga programa para sa Region 6, 7, and 8 para sa Yolanda at meron pa mga ibang programa para, na hindi naman nakatutok sa Yolanda. Pero pagdiinan ko lang po yung sa Yolanda. Okay. Meron po tayo inaasahan kasi mga tinatawag na Program of Works na 271. Ito po yung pagbabalik ng kanilang mga munisipyo, mga palengke at mga civic center. Okay. So far po, ang nagsubmit na ng kanilang Program of Works na siyang pagmumulan ng parang dahilan o rason para ma-release yung pondo, eh sa out of 271, 228 na po ang nagsubmit ng Program of Works. Nakakalaga po ng 600 milyong piso to at dahil naisubmit po niya yung Program of Works, kinakomit po ng DILG na ma-release yung pondo ng 10 days mula nung pagsubmit niyo. Ang problema ko lang ho, merong 43 na hindi pa ho nagsasubmit. Okay? Yung 43 po na may karapatan na hindi pa ho nagsasubmit, kung ayaw na po niyo yung pondo, okay na rin po, isishare na lang natin doon sa ibang nangangailangan. Kung kailangan naman po niyo, pakialala lang ho, nung tayo nag-aaral, sabi ng teacher, finish or not finish, pass your paper. No? Baka naman pag na-pass na yung paper, doon kayo humabol, no? At kayo magreklamo na hindi kayo tinulungan. So ulitin ko lang po, nananawagan tayo doon sa 43 na kulang pa ho yung inyong mga Program of Works doon una. Okay. Yung ulitin ko po, no?
trabaho ng national government na punuin ang pangangailangan po nyo. At siguro, idagdag ko rin sa magandang balita. Alam naman po nyo, nakakailang biyahe rin tayo sa labas tulad ng pagpunta sa bansang Hapon at sa bansang Korea. Lalo na po sa bansang Hapon, napakarami ng mga investors na parating sa atin. Last year po, umangat ng over 10% ang manufacturing. No? Growth in the manufacturing sector. So ulitin ko, lahat naman po nito mga pabrika, lahat po nito mga negosyante, local and foreign. Saan ba sila pupunta kundi specific na lugar po dito sa Pilipinas? Pagdating ho ba nito mga negosyante tutulong sa ating magbigay ng mga trabaho para talaga inclusive growth tayo? No? Sana po harapin natin silang lahat sa espiritu ng damayan at pagtutulungan. Yung tutulong sa atin, tulungan na natin, huwag natin pahirapan. At ang pangako naman sa inyo, yung natuwa sa pagdating dito sa atin at nagtagumpay sila doon sa ayon sa kanilang mga plano nga dahil tinulungan natin. Yan naman po mga bago nating mga embahador na magsasabing tumungo kayo sa Pilipinas. Napakaganda ng sitwasyon doon. Para mangyari po yan, siyempre, kayo mga punong lungsod, kayo po mga gobernador, pati na rin yung mga hepe ng barangay ay malaking bahagi para maging kaganapan yan. At bawat nga kung isang dumating, eh talaga naman pong malaki ang maitutulong tungo sa inclusive group. So, ako po yung medyo mahaba na nagsalita. Ang gusto ko po, pag nakikita kayo, ako po nakikinig at naglilista yung aking assistant na si Jun Delentar na nawawala sa kasalukuyan, nandito pala sa gilid. Pagpapatapos po, alam nyo, tatlong ba na lang, pabalik na naman tayo sa ating rainy season kung saan magdadatingan ang mga bagyo. Alam po natin at sinare na sa inyo yung mga mapa ng ating disaster-prone areas. No? So sana po, tutukan natin yan. Habang may oras pa tayo, sana masama natin. Ginawa na natin lahat na dapat magawa. Ngayon, binabanggit ko lang po yan dahil kanina po nakaupo kami ni itong lahat na yung butihing mga kasama. Akala namin lumilindol. Ba't yung mayanig itong tablado? Nung pala naglalakad lang po yung medyo malambot pala yung kahoy sa likod namin. Mga kasama, ulitin ko po, yung problema niyong hindi kaya, ipasa niyo sa amin, pagtutulungan natin. Basta nasa lugar kayo, asahan niyo, kasama niyo kami. Magandang maraming po, maraming salamat sa lahat. Thank you very much, President Aquino. Again, a round of applause for our President of the Republic of the Philippines. Ang talumpati po ng Pangulong Benigno S. Aquino III na siyang panauhing pangdangal sa General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines. Sumentro ang talumpati ng Pangulo sa pagbabago at pagtutulungan. Inihalimbawa niya ang pagbabago na ginawa ni dating Mayor at ngayon House Speaker Sunny Belmonte sa Quezon City na dati lubog sa utang, ngunit ngayon ay isa sa mga pinakamaunlad na lungsod sa ating bansa. Iginiit ng Pangulo ang kahalagahan sa national at local government at maging ng mga mamamayan para maipatupad ang mga pagbabagong ininanais para sa ikauunlad ng bansa. Siniguro ng Pangulo sa local chief executives ang buong suporta ng national government habang sila ay nasa panig ng serbisyo sa kanilang mga boss, ang taong bayan. At inibinida rin ng Pangulo ang iba pang mga pagbabago na kanyang pinatutupad sa pamahalaan. Ang Performance Challenge Fund na ayon sa Pangulo, ito ay tatapos sa palakasan, papugian at pamumulitika pagdating sa pagtanggap ng pondo ng mga local government units. Ayon sa Pangulo, basta't ginagawa ang mga nararapat at mabuti ang serbisyo sa publiko ay mabibigyan ang local chief executives ng incentive at kanilang pondo. Ito umano ang tatapos sa bata-bata system at pamumulitika. Anya, di kapartido, basta't nagtatrabaho ng maayos ay mabibigyan ng insentibo at ng pondo.
At ipinagmalaki ng Pangulo na 1,372 local government units na ang nakatupad sa minimum requirement ng seal of good housekeeping noong nakaraang taon. Hinimok ng Pangulo ang mga local government leaders na makisagwan sa pagbabagong nagaganap sa lipunan at pagsilbihan ng tapat ang taong bayan. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang iba pang mga pagbabago na nagaganap sa kanyang administrasyon, ang pagbabago sa ekonomiya, modernisasyon ng AFP at PNP, mga proyektong pang-imprastruktura at pagbangon ng mga lugar na nasalanta ng bagyong Yolanda. Pagkakaisa, pag-unlad at transformasyon o pagbabago. Mga kwento ayon sa Pangulo na inaasahan niyang maipapamana ng kanyang administrasyon sa mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Ayon sa kanya, lahat tayo, mamamayan man o mga leader ng pamahalaan ng local government o national government, ay bahagi ng kwento ng isang bayan na nagkakaisa, patuloy na nagbabago tungo sa pag-unlad. At bago po ako magpaalam, ay nais ko pong pasalamatan ng RTVM, PTV4, IBC13 at Radyo ng Bayan sa kanilang tulong sa ating special coverage ngayong araw. Inyo pong napanood ang oath-taking ng new officers of the League of Local Government Units. Yan po ang nakikita natin ngayon, ang photo opportunity ng sa stage, no, ng mga kasama po ng Pangulo at katabi po niya, para bilang patunay po na walang pamumulitika sa kanyang pamamahala. Katabi po niya sa stage sa picture taking ang anak po ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, Governor Aimee Marcos. At kanina rin sa kanyang speech ay ng Pangulo ang mga programa ni Governor Marcos sa kanyang nasasakupan. At gaya nga po ng aking nabanggit, ang mga nakatayo po sa stage ay mga local government leaders na kasalukuyan nga pong nakibahagi sa oath-taking ceremonies ng mga bagong officers ng League of Local Government Units at maging sa General Assembly ngayon ng League of Municipalities of the Philippines. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtunghay sa aming live special coverage mula po dito sa Manila Hotel. Ako po si Cathy San Gabriel. Isang magandang araw, Pilipinas.